Business tips ba ang hanap mo? Motivation to start your busy life? Tutok na dito sa Convenient! Hosted by resident Bay DJ, DJ Bay. Make sure to jot down notes para sa mga business tips from our kababayans only here at Pinoy Soul Radio. Let's go! This is your radio, your station. Pinoy Soul Radio. Annyeonghaseyo, Yorubun! You're tuning into Pinoy Soul Radio. Let's cut some slack muna sa ating busy lives and listen to the inspiring stories of our kababayans in the business industry. This is your DJ that will brighten up your day. I'm your bae. It's DJ Bae. Be inspired to make your life convenient with useful tips from our kababayans on Korean-inspired business. Tumutok na at makitsikahan sa amin, dito lang yun sa Convenient! Ayan, so muli magandang gabi mga kaibigan. Kasama ninyo naman kami sa panibagong episode dito lamang sa programang hindi lang pupuno ng inyong kaalaman kundi pati na rin sa inyong bulsa. Malay nyo, upon listening to us, magkaroon kayo ng inspiration sa itatayo ninyong business. It's a sign, ika nga, diba? Palumpalo na naman tayo for today. Pero ayan, previously on our last episode, nakakwentuhan natin yung co-owner ng Studio Soul na si Miss Wenny Arimado at narinig natin mula sa kanila yung tea kung paano nila sinimulan yung path nila from having photography as a passion to having their own studio. At nakakatuwa kasi that time nung sa kwentuhan natin, nakilala natin yung apat na owner no ng Studio Soul at nakita natin kung gaano kaiba yung course nila dun sa business nila. And talagang natutunan natin from that episode na hindi porket iba ang course mo is hindi mo na pwedeng i-pursue kung ano yung passion mo, kasi isa talaga yan sa struggle sa mga kabataan ngayon, no? Nagkakaroon talaga sila ng ng conflict pagdating sa course na kinukuha nila and then dun sa kung ano talaga yung passion nila. Pero pinakita ng Studio Soul natin na hindi imposible ang lahat. Ayun. At nakakatuwa rin na hindi lang sa kanila, sa owners, na-establish yung vision nila for the business. At na-i-project din nila ito sa kanilang mga customers. At nakita naman natin kung gaano kaganda yung mga reviews ng customers sa business nila so far. Pero ayun na nga. So ngayong episode naman, ngayong episode 2 natin, ibang busy pips naman ang ating makakakwentuhan at nasisiguro kong mag-feeling K-drama main character kayo for this episode. Pero before we dive right into it, please follow us on our social media accounts on Facebook, PinoySoul.com, on TikTok at Pinoy Soul, on Spotify, Pinoy Soul Radio, pasensya na, nagbakal pa tayo. Ayun, kung saan pwede nyo nang mapakinggan yung iba't ibang podcast. Kung meron man kayong na-miss from the airings sa Pinoy Soul Radio ng mga podcast natin, yung OPA Request, Anyong Kwento Mo, and yung OK What's Up, na-i-upload na namin dyan yung iba't ibang, yung lahat complete episodes doon. You can just type Pinoy Soul Radio on the search bar and then click nyo lang yan at makikita nyo na yung mga playlist ng mga podcasts doon. And lastly, on Twitter at Pinoy Soul, so you can get the latest about our programs and makisama na kayo sa discussion on Twitter by using hashtag KKYanin and share nyo na guys kung ano yung thoughts nyo for this episode. Ayun. Sa isa sa mga rising business sa ating bansa ay yung mga convenience stores. And personally ako, kapag ako nanonood ako ng K-drama, isa talaga sa mga malakas na maka-cliche main character moment yung pagbili sa mga convenience stores ng mga paborito nating K-idols. Ayan. Tsaka hindi naman talaga mapagkakaila na malakas talaga maka-convenient itong mga stores na to when it comes to buying goods na hindi nakikita sa ating mga local sari-sari stores. Kasi diba, usually kapag may mga kailangan tayo sa bahay, tamang labas lang tayo and then punta lang tayo sa sari-sari store, meron na kaagad. Pero itong mga convenience stores na to, talagang mas meron din silang na-i-offer sa atin na mas bigger na hindi natin nakikita sa ating mga sari-sari stores. Ayan. And then kasi sa panahon ngayon, ako personally dito sa amin, sa lugar namin, kung tinabas mo lang dyan, punta ka lang sa kanto, makakakita ka na kaagad ng convenience store. So talaga namang
Thank you sa pagbigay ng convenience sa aming mga buhay. Ayan, sa mga owners ng convenience stores dyan. Ayan. And to satiate our main character vibes, naglilipan na rin talaga sa bansa natin yung mga Korean-inspired convenience stores. So, bakit nga ba natin pinag-uusapan itong mga convenience store? Well, aside from the fact na nakikinig kayo sa convenient, guys, hindi talaga magiging kumpleto ang convenient kung hindi tayo mag-guess ng convenience store owner. Pero ito na nga. Yung guest kasi natin for today ay isa sa mga tumupad ng pangarap nating maging K-drama main character kahit sa pagbili man lang ng ramyun, pang samgyup, o kaya kahit simpleng tteokbokki na paboritong paborito ng paborito mong K-idol. Our K-babayan who will share story about your K-biz ay mula sa San Jose del Monte, Bulacan. Kasama natin for today's episode ay si Miss Kristen, ang owner ng Cravings Korean Mart. Ayan, hello po Miss Kristen. Kamusta naman po tayo dyan? Hi everyone. Okay naman. Thank you for having me here. Ayun. And then, ayun, gusto po naming malaman kung ano nga po ba yung Cravings. Ipakilala niyo naman po sa amin yung Cravings. Okay, yeah, sure. So, Cravings is a, just like what you've mentioned, Korean mart. Actually, it's a mini Korean mart lang here in San Jose del Monte, Bulacan. So, we currently have two branches na. One in Kaipian, Barangay Kaipian, and the other is in Sapangpalay. Wow! So, yeah, we sell ano Korean foods, of course, yeah. And yung may iba rin kaming naalok like mga K-pop merch, ganon. Ayun. So gusto po namin, ano, curious po kami Miss Kristen, gaano na po ba kayo katagal dito sa ano sa pagbebenta ayon? Actually Cravings is we call it like a pandemic baby. Ever since pandemic started, dun nagsimula yung idea of having this business, Korean business. So it was 2020. Wow. The first branch is, nag-umpisa siya nung 2020 and then the second opened last year lang. Mag-1 year na rin si second branch this month, actually. Wow! So, yun, nag-start kung bakit Korean, it was actually me and my sister na nag-usap about it. Kasi, may idea kami, nag-aral kasi ako sa Korea. Korean language muna as a Korean language program student. And then, napagpatuloy ko yun to college. So, naisama ko rin yung kapatid ko that time. So, nagkaroon kami ng idea, like yung food, ganyan. And nung umuwi kami ng Philippines, parang naisip namin, nakamiss naman yung Korean food, ganyan. Why not try mag-business? Actually, we started online lang. Benta-benta online, ganyan, dito lang sa bahay. And, nag-boom na lang siya when nag-take kami ng risk to have like a physical store para ma-expand din. And, doon na. And the story goes on. Ayun. Pero ano po, yung pala, no, pandemic pala nag-start yung Cravings. Nakakatuwang marinig kasi ano, talagang maraming mga online store yung talaga nag-boom nung pandemic eh. Kasi mas convenient na nga rin siya kasi kailangan nating maghiwa-hiwalay at mag-stay sa mga bahay-bahay. Paano nyo po ginagawa yung process nung online pa lang kayo? Paano nyo po siya, pre-promote sa masa? Ayun. Nung nag-start kami online, of course, may motor kasi yung father ko. So, actually, nag-start lang yun, parang libangan lang talaga. And, tapos, yun, nanghingi kami ng tulong from my father na ipa-deliver, kunyari, ganyan, kapag may order online. Siyempre, nag-start kami with a Facebook page, creating Facebook page. Yes. Tapos, share, ganyan, sa mga friends, ganito, ganyan. Actually, first product namin talaga was kimchi.
Kasi everyone knows kimchi, so hindi na mahirap kumbaga i-market yung kimchi. Yes. So, yun, doon talaga kami, yun yung pinaka ano namin, pinaka main product namin dati. And nag-boom naman siya. Na medyo tiyaga lang talaga kasi syempre pag walang physical store minsan mahirap din talaga i-promote kumbaga. And sa bahay lang ganyan. But ayun, ganun lang yung ano namin, yung naging setup namin kapag may order online, delivery lang, minimal delivery fee pa that time eh. But right now, nung hindi na kami nag-online, nag-physical store na, ano na lang kami, delivery via like Lala Move or TokTok. Yes. Ayun. Ay, yung ano, so bali, ang main product nyo pala is kimchi. Kayo po ba yung gumagawa ng kimchi or may ano rin po kayo? Mm-hmm. Like, ano ba yung parang in-order? Import. Ayun po. Yes. Yun, main product namin, unang-una yun, I mean, yun yung pinaka-umpisa naming product kasi nga, kumbaga, pwede siyang side dish, ganyan, yes. Or ulam, may iba gumagawa ng ulam, or papaklang, ganyan. Tapos, yun, ano siya, imported, like, hindi kasi, ano eh, mahirap mag, ano eh, homemade. Kasi may mga ingredients, like yung Korean pear, may mga ingredients kasi na mahal. Yes. And syempre kailangan din of course at the same time affordable din. So napag-desisyonan na lang din namin na mas maganda rin yung import kasi super sarap din naman, authentic din yung lasa niya. So ayun. Yun doon kami nag-bibig. Ayun, true. Ang galing naman po. Pero is this what you really planned before? Like plinano niyo po ba talaga na magkaroon ng ano, ng mini mart talaga? No. In the long run? Actually, hindi. Actually, to tell you honestly, ako yung tao na ayaw na ayaw magbenta dati. Sorry. Okay. I mean, ayoko na hindi ako maboka. Opo. Mahihain ako, ganyan. Feeling ko walang bibili sa akin kapag nag-invite or nag- Yes. Ang tawag dyan. Nagpakalala ng isang product. Ganun. Yes. Opo. But, that time kasi pandemic, as we all know, diba, parang marami rin yung nawala ng trabaho. So, that time, I was also employed din. And, nagkaroon din ako ng fear na baka mawalan din ako and wala akong mapagkunan. Eh, marami akong pangarap sa life. So, feeling ko kailangan ko magkaroon ng another source of income. So, it was actually my mom na nag-push talaga sa amin na why not try it? Talagang risky kasi talaga siya kasi kailangan ng ano eh, ng puhunan. Opo. Pero kumbaga, na-push na lang din kami ng isa't isa na ano, na ituloy na kasi wala rin naman mangyayari kung puro takot lang dun. So, ayun. Ayun naman nangyari. Nung ano po ba, pumunta kayo ng Korea, mga anong year po yun? Recent lang din po ba bago nyo in-start yung cravings? Oh, yes. So, nabanggit ko kayo 2020, no? Parang nag-start yung first branch. Pero, nung pumunta ako ng Korea 2014 and umuwi ako 2017. Mga ganon. At 2013 ata ako pumunta and then 2017 ako bumalik dito sa Philippines. So, ilang years na rin, tatlong taon na rin since last na punta ko sa Korea. So, pandemic, ano talaga, nung pandemic lang din talaga siya na, na buo. Ayun pala. So, ano, in funding your business naman po, in terms of funding, nakapag-ipon po talaga kayo before? Opo. Nag-ipon ako from yung sa work, current work ko ngayon. So, and also, actually, nag-try rin akong mag-ingi ng help from my partner din, tsaka sa kapatid ko. Yes. So, ayun, pinagsama-sama rin namin yung, ano namin, yung mga savings namin to fund yung, ano, yung pinaka-business. Ayun, okay. Pero yung sa pag-import nyo naman po, bali may kilala kayo from Korea or ano? Ay, okay. Hindi, actually, dito na yung pinaka-supplier, yung pinaka-Korean. Ayan, yung pinaka-Korean. Yung pinaka, ano, talaga nagsusupply, nandito siya naka-base sa Philippines. Wow. Oh, so, okay. Ayun, gano'n naman yung setup. Kasi mas ano nila eh, mas alam nila kumbaga kung ano yung process, ganyan. Opo, mas mahirap kasi kung kami pa, tapos kailangan din may contact din sa Korea.
eh, totoo. Wala rin naman akong kakilala sa Korea na pwedeng kumilos doon. Kumbaga, may kilala man ako, pero syempre may kanya-kanya silang life. Yes. Unless ako yung pupunta doon to, kumbaga, asikasuhin yung mga business, ano, kumbaga, matter. So, true ayun po. Doon na lang kami sa naka-base dito sa Philippines. Ayun. Pero ano, ma'am, ibalik ko lang po dun sa ano, yung sa parang, ano, is this what you really planned before? Ano po ba yung parang naging course ninyo noong kayo yung nag-aaral pa lang? Related po ba dito or malayo? Hindi. Kasi sa Korea, yung course ko, ano, and actually, second year college ako dito sa Philippines nung nagkaroon ako ng opportunity to go to Korea nga to learn the language. So, that time, sa BFU ako, nag-aaral, Bulacan State University. Ay, okay! Business ad ang course ko. And then, na-hito yun. And then, sa Korea, ang course ko was tourism management. Malayo siya. Oh, okay. But, nung nagkaroon ako ng chance na maging intern sa isang, kumbaga, entertainment company yes. dyan sa Seoul. Wow! Ano siya, nandun siya sa e-com industry. Opo. Kung marketing keme siya. So, doon ko natutunan kung paano rin mag, kumbaga, mag-introduce ng mga products. Mm-hmm. So, siguro, from that experience, doon ko rin nakuha yung, ano, yung mga ginagawa rin namin sa ngayon yes. sa business na i-apply. Opo, ayan. Sa totoo lang kasi talagang related naman yung, ano eh, mga ginagawa natin sa iba't ibang, ano lang, sa iba't ibang, ano ba, sa iba't ibang field, pero same lang ng approach, ganun. Ayun. Pero pwede nyo po ba kaming kwentohan dun sa ano, upon building cravings, meron po ba kayong mga experience ng ups and downs sa pag-build ninyo sa business na to? Yes, of course. Hindi naman mawawala talaga yun. Yes. Unang-una yung risk. Of course, hindi biro yung kumbaga yung pera na ipupuhunan mo for that. Okay. Actually, yung Korean products are all imported goods, diba? So, mas mahal as we all know. True. And mahirap din siyang kumbagang ipakilala sa mga, sa atin, sa ating mga Pilipino kasi lagi ang madalas nating ano sa mga product, mura ba yan? Affordable yes. ba yan? Ganito, ganyan. So, medyo yun, may part talaga na hindi ko hindi namin maikakaila. Siyempre, na mahal talaga, na pricey talaga itong si Korean food. But, kahit na ganun, maganda na rin siguro yung timing. Kasi during pandemic, lahat ng tao nasa bahay, ganyan. And then, nag-boom din yung Netflix. Andiyan na yung yes. K-drama and all. Maraming na naging K-pop fan. Mm-hmm. So, parang maganda rin yung timing na nasabayan namin yung hype. Oh, kumbaga, while watching Netflix, andyan na yung mga Korean food, ganyan. And then, isa-isa na rin, naglalabasan yung mga samgyupsal yes, na restaurant. So, ayun. And, syempre, kumbaga nung COVID, kailangan as much as possible nasa bahay. So, yun, may mga delivering ng mga samgyupsal set. Ayan, dyan na siya nagsimula. Ayun lang naman yung ano, nung COVID din, syempre, up until now, syempre. But, yung mga problem, like mga difficulties din sa delivery, ganyan. Yan, mga na-face din namin yan. Pero kahit pa paano, kailangan mo rin kasi ipaliwanag din sa mga customers na kung yes. ano yung mga nangyayari, ganyan. Just be transparent. Yun din yung mga natutunan din namin. Yes, we make mistakes, pero yun nga, maganda na lang din na naiintindihan ng mga customers. Basta, napapaliwanag ng maayos, kumbaga, yung mga issue na na-encounter. True. Ayun. Ang galing naman nung pagkakaano, no? Pero sa ngayon po ay nagde-deliver pa rin po kayo, no? Delivery, ano pa rin talaga. Via those, yung career, ano? Opo, ayun. So, wala ka pala pa kasi kaming sariling, ano, mga parang in-house delivery. Oo. Ayun. Ay, okay. Pero ano naman po, ito medyo subjective question lang po. Sa tingin niyo po ba, paano nabago nung mga convenience stores or Korean marts natin yung ano, yung like 'di ba dito sa atin yung version naman natin ng mga convenience stores dito sa Pilipinas, yung mga sari-sari store talaga, ayan. Sa tingin niyo po paano ba nabago? Kasi mas ano eh, mas lumalaganap na rin yung mga convenience stores dito sa atin eh. Parang nau-urbanize sari-sari store na yung, ano, ganap, ayun. Ayun po. Feeling ko lang
paano nababago, no? Kasi yes. Ngayon, napapansin namin in every occasion, like birthdays, mga mga team building, madalas hindi na nawawala yung samgyeopsal. I mean, yes. Nagiging part na siya ng kumbaga ng ating ng meal ng Filipino ano. So feeling ko nagiging part na rin siya sa mga mahalagang events ng life, and which I am happy about kasi syempre yes. Mas nakikilala ng mga Pinoy yung Korean food. Marami rin akong nakikita ng mga customers na nagiging part na rin talaga ng kapagkainan nila yung kimchi, ganyan. Kasi syempre healthy rin siya to balance yes. out din yung, alam mo yun, kasi sa ating, yung mga Pinoy foods kasi kilala yan as maalat and mamantika. So, ganyan din yung ano, yung first impression ng mga Koreans sa Filipino food. So, yes. having kimchi on the side, kumbaga it balances out talaga everything. So yun, nagiging part na rin talaga ng life ng mga karamihan sa mga Pinoy yung Korean food. And I'm not sure if I answered your question. Yes po, na-answer naman po ni Miss Kirsten ang ating question. Pero talaga, totoo naman po kasi na parang anything na ano ipe-prepare natin sa pagkainan, parang hindi na rin mawawala. Ako personally po, parang medyo kulang na yung pagkain ko kapag walang kimchi sa ano. Kimchi sa hapag, ayun. Opo. At nakakaano rin, nakakatuwa kasi ano, isa po ko sa talagang ano yan, nagpa-patronize yung Korean Mart. At talagang nakikita ko po na even though sinasabi nyo kanina na yun, pricing nga, ganyan. Pero compared sa mga binibila natin, is mura pa rin siya kung kung ano, kung iko-compare. Kasi kapag once na bumibili po ako ng mga pang-samgyup, ganyan, pupunta lang ako ng Korean Mart, mas mura pa rin sila kung ikaw mismo yung bibili sa palengke ng mga separate na ingredients, ganun. Pero kapag nasa Korean Mart ka na, meron ng season, meron ng ano, mga flavor, tapos talagang maano, kahit nasa bahay ka lang, mas matitaste mo na parang ay Korean food to, ayan. Parang nasa Korea ka na rin at feel mo na rin talaga. Tsaka to add din pala, through Korean foods din kasi syempre mas napapakilala sa ating mga Pinoy yung kultura ng Korea. Yes. Hindi lang yung it's ano, kumbaga it's more than K-drama, K-pop. Mas marami pang magagandang bagay about sa Korea's culture. So, true. One of the ways, of course, yung food talaga. Ayun. Pero, ayun, nasagot ni Miss Kirsten ang ating question. Pero ito naman po, susunod na tanong natin. In terms of goals ng cravings, ano po ba yung mga gusto nyo pang ma-achieve in the future, in the long run? Ayun. Well, of course, as a business person, I mean, tawag dito, sinong hindi maghahangad na mag-expand ang business? So, yes. If God willing, of course, more branches or and the like or ganon, kasi mas maganda rin naman talaga. And I also, ako personal goal ko, actually it's one of my dreams din talaga na to hire to be able to hire more people, specifically yung mga kabataan, tawag dito, yung alam mo yun, kasi ako naranasan ko maging ano eh, maging kumbaga part-timer, so habang nag-aaral, nagtatrabaho to sustain my needs, and naranasan ko rin yung feeling na takot akong manghingi ng kumbaga pambayad sa bahay, kasi alam kong mahirap eh, kumbaga. So alam ko yung feeling na yun, kaya gusto ko rin talaga, my dream ko rin talaga yun na makapag-hire din ng mga kabataan na yun, yes. Ganun, na kailangan ng work sa future. At the same time, makapag-aral din sila. So, ayun, magkaroon lang din ng parang impact sa buhay ng mga ganong kabataan. Yes. Not only kabataan, of course, if, yung mga, adults, ganyan, mga in-need, yes, mga in-need, yes. Exactly. Ayun.
Naku, nakakatuwa naman. Parang gusto ko mag-apply bigla sa Craigslist. Tapos ma-feel ko na yung ano, parang mala Backstreet Rookie life, di ba? Mga K-drama, ganun. Tapos ikaw yung bebenta sa ano, sa mga convenience store. Ganun. Lakas lang makagayin ka. So, parang feeling ko ano, antayin ko muna si manager, ano, Ji Chang Wukong. Ayun. Pero ano naman po sa ngayon yung mga tips na pwede ninyo ibigay sa ating listeners in terms of building the business from someone na parang medyo mahiyain sa pagmamarket? Tips siguro, huwag kang matatakot mag-risk. Business is all about risk talaga eh. Pero at the same time, keep in mind din na ready ka rin sa mga failures if ever. Kumbaga, ready ka kung ano yung mawawala sa'yo dapat at ano, mapaghandaan mo yon, of course, emotionally rin. Kasi, hindi biro, kumbaga. Always ask support from your, like yung mga tao mapagkakatiwalaan mo, ganyan. Totoo. Yung mga tao na feeling mo naman eh may mayaambag sa, hindi naman like financially, no? Pero, like ideas, wag ka mahiyang magtanong. May professor nga ako nagsabi sa akin dati na matalino ang nagtatanong. So, yun. Huwag kang matatakon magtanong. Mas maganda na marami kang alam. Like, tanong ka, mas maganda na tanong ka ng tanong kaysa yung, kunyari, may alam ka pero wala naman pala talaga. Yes. And, ayun, tip lang din, enjoy. Try to, enjoy lang din. Minsan kasi, of course, business, may money rin na involved yan. Yes. Of course, mas malaking kita, mas maayos. Pero at the same time, you also enjoy din yung process, yung mga learnings doon. Doon sa, kumbaga, during the process, no? And, ayun lang. And also, if kaya mo, try to tumulong ka rin sa ibang tao, kumbaga. Ganun. Yes. Ayun, nakakatuwa. Kasi yung feeling ko yung blessing kasi, kumbaga, babalik rin eh sa iyo kapag if you know how to give them. Totoo. Ayun po. Tamang tatumpak na tumpak ang mga sinabi ni Miss Kristen. At nakikita ko na maganda rin yung pagiging open sa learnings talaga when it comes to in building your business. And then on the process, syempre, hindi lang naman nagsisimula yan sa pagbuo, di ba? Laging proseso araw-araw yung lalo na kapag, ayan na, na-establish mo na yung business mo. Talagang yan, every day, lagi ka dapat open sa mga makikita mong improvements and then mga learnings na nakikita mo sa paligid mo para may apply mo at mas maging successful pa yung business ninyo. Ayun na nga. Bago tayo magpatuloy, again, please follow us on our social media accounts on Facebook, PinoySoul.com, on TikTok and Twitter at PinoySoul, and on Spotify, PinoySoul Radio. So, kanina, nalaman natin yung story ng cravings, di ba? Ngayon naman, nag-prepare kami ng mini game para makasayahan naman natin si Miss Kristen. Itong game na to, itong pre-prepare namin, Miss Kristen. Ano to? Bagong-bago to. Wow. Hindi pa natin to alam. Charot. Ayun. Pero ang game na lalaroin natin ngayon ay fast talk. O, di ba? Bagong-bago. Ayun. Pero bali magbibigay lang po ako ng mga bagay or choices, dalawang choices na makikita sa mga convenience store and possibly sa inyong Korean Mart. Pumunta po talaga ako ng cravings at nag-stock doon kung ano yung mga pwedeng ilagay dito sa game na to. Charot lang. Pero ayun. Charot lang, ma'am. Pero ito po, bale, kapag once na nakapili na po kayo ng isa, i-explain nyo bakit yun yung napili ninyo. Ayan. Pero medyo fast talk na medyo hindi. Na may explanation. Ganun. Ayan. Okay. So game na po ba kayo, Miss Kristen? Game na. Ayan. Sige. So ang first word, first set of words natin, seasoned pork or unseasoned? Seasoned. Season. Bakit nga po season? Of course, kasi kumbaga, kung authentic sauce, Korean sauce yung gamit, mas masarap.
syempre. Ayun, totoo. At tingin ko, kapag season pork, mas convenient na, no? Mas yes, convenient na siya. Hindi mo na iisipin kung ano pa yung ilalagay mo at may lasa na kaagad siya. Ayun. And next set of word po natin, spicy or original? Original. 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 Kasi hindi ko na kaya kumain ng mangha ngayon. Ay, bakit? Wala. Ewan ko, matagal na. Like, nung nasa Korea, of course, puro mangha. Pero ngayon, medyo nagbabawas na ako ng mangha. Kasi, wala lang. Ayun. Kasi mahilig talaga yung mga Koreano sa mangha eh. Ayun. Ayun. Pero ito po, next set of words natin. Paki or pepero? Brand siya. Of course, pepero. Okay. Bakit po pepero? Ayun, Lotte, Korean. Lotte brand. I like Lotte brand. True, ayan. Tsaka may nagsabi dito sa atin and parang pangit daw po yung lasa ng Paki. Hindi ko pa po natitikman. Ayun. Pero ito po, next set of words natin. Ramyun or jampong? Ooh. Ramyun. Yeah, bakit po ramyun? Oh, ramyun. Actually, medyo ano siya, si Jampong is ano, under ramyun. Kumbaga si Jampong is spicy seafood ramyun. Mm-mm. So ramyun is a general term para sa mga Korean noodles, kumbaga, ganun. Regardless kung ano siya, kung may sabaw or wala. Yes. Pero Jampong kasi di ko kaya maanghang, so pinili ko yung ramyun. Ayun. Kasi sa ramyun may variety of flavors pa rin. Yes, sa Jampong talaga maanghang lang talaga siya. True. Ayun. Eto po, next. Iced coffee or hot coffee? Iced coffee. Ooh, bakit yes. Iced coffee? Ano, gusto ko lang talaga ng refreshing. And coffee is life para sa akin. So, ayun. Kaya mahilig ako sa ano yung Let's Be, kung alam niyo yung Korean coffee na yan, ganyan. Or, yan. Tsaka sa weather natin ngayon, no, kahit pa iba-iba siya, kapag sobrang init, mainit talaga siya. Totoo. So, kailangan natin ang pang-refresh. Ayun. Eto po, next, matcha or chocolate? Chocolate. Ay, bakit po chocolate? Hindi pa ako ganun. Opo, hindi pa. May matcha. Sorry, matcha. Okay. Sabi sa inyo, pangit yung lasa ng matcha. Hala, nang away tayo. Huwag niyo akong i-bash. Baka makancel ako pagkagising ko kinabukasan. Charot lang po. Pero ayun, next choice natin. Pork or beef? Ah, beef na lang. Bakit po beef? Mas mahal ang beef. Mas ay, gusto ko lang. I mean, mas mahal, ano mas masarap ba? Mas ano siya, ewan ko, depende sa luto and sa cut. Mm-hmm. Masarap si, ano, si beef para sa akin. Lalo kapag bulgogi flavor. Yummy. Ay, nako, parang parang naglalaway na ako. Nag-one-sister, no? Ayun. Pero ito po, oh, next set of words natin. Banana milk or soju? Ooh, banana milk. Mabait tayo for today. Wholesome lang tayo. Wholesome lang. Banana milk. Para sa akin. Ayun, banana milk talaga. Yes. Pero nakatikim naman na po kayo ng soju. Oo naman. Oh. Ano yan, automatic ka-partner yan ng samgyupsal. Yes. So, ano, pampagaan ng chan kapag marami ka nang nakain. Ayun. Ito po, next set of words natin. Korean corn dog or egg drop sandwich? Wait. Ano ba? Nahirapan sa choices. Ay, ano, actually, sige, ano na lang. Ano ba? Corn dog na lang. Corn dog. Sige po. Bakit corn dog? Kasi nakatikim na ako ng ano, ng like galing talaga na Korean corn dog. Hindi pa ako kasi nakatikim ng egg drop sandwich sa Korea. Bago lang kasi siya, actually. Oh, yes. Bago lang siyang nauso sa Korea. So, hindi ko naabutan yun. Pero nakatikim na ako ng egg drop sandwich dito sa Philippines. So, sarap. Ayun. Masarap po ba talaga yung ano, Korean corn dog? Oo, para sa akin. Kasi yung ano, yung natikman ko, yung ano, CJ brand.
Yung sausage niya kasi masarap, tapos yung iba meron pang mozzarella. Di pa kasi ako nakatikim ng corn dog na yung gawa dito sa Philippines. Mm-mm. Iba kasi yung flour na nagamit. Yes. Baka, hindi ko alam ah, hindi ko pa kasi natitikman. Pero ayun, masarap yung ano, authentic. Nako, i-list down ko na yung ano, authentic Korean corn dog. Feeling ko ano, feeling ko masarap nga yan. Bibili na ako mamaya sa cravings. Ayun. See you po. Pero ito po, last set of words natin, rice cake or fish cake? Fish cake. Bakit po fish cake? Is ano lang, feeling ko ano kasi siya, isa ano siya eh, pinakaunang Korean street food na natikman ko. So parang kumbaga na siya, ano siya, memorable for me. Mm-mm. Tapos yun, malakas naman siya. Rice cake kasi mabigat sa chan para sa akin. So, opo. Rice, ano na lang, fish cake na lang ako. Ayun. Tsaka yung fish cake, parang ano po ba yung taste niya? Like parang waffle lang na may ano, stuffed na chocolate. Tama po ba? Fish cake, hindi po. Para siyang ano, ewan ko kung sa iba ganito pa lasa, pero parang tikyam. Ay, okay. Ay, iba yung palang fish cake yung nasa isip ko. Yung fish na ano yung nasa isip ko eh. Bogo pa ay, ice tayo yun. Ice cream. Bunga pang. Oo, tama. Uh-oh. Ano yun? Iba yun. Oo, iba pala yun. Ayun, thank you for correcting me. Feeling ko nga po parang lasang ano, parang lasang kikyam nga po itong fish cake. Ganun siya. Mm-mm. Pero mahaba lang, no? Tama po ba? Yeah. Tsaka, ano, may iba-iba yung size. May flat na square. Oh, meron din siyang parang tikiam din talaga yung ano niya, yung size. Yung parang mixed balls. Parang balls din yung iba. Ganun. Oh, ayun. Pero ayun na nga po. Ayun na mga set of words natin. Thank you po sa game na pagsagot, Miss Kirsten, sa aming mini-game. Ayun. At ano, as well, maraming salamat rin po for joining us here. Ayan, tapos na po tayo. At convenient. At talaga namang nakita namin kung paano nabuo yung cravings mula sa pagiging online store lang at medyo takot pa si Miss Kirsten na i-market into having their own branch na rin at branches pa ha. In the future, hoping po kami talaga na mas dumami yung branch nyo para hindi lang dito at sa Sapang-Palay madadama no, yung pagiging pagiging mga main character ng mga bumibili sa inyo. Pero ano po, ibibigay ko po itong time na to for you to promote sa ating listeners yung inyong store. Ayan, saan po namin kayo ulit matatagpuan at saan po namin kayo pwedeng ma-reach if ever na gusto ng ating listeners na magpa-deliver? Ayan, thank you. So, you can definitely reach us through our Facebook page. First branch po namin is in Kaipian, so Cravings Korean Mart Kaipian. The other one po is Cravings Korean Mart Sapang-Palay. Send lang kayo ng message there and we'll definitely assist you right away. And also we're meron din kami Instagram, so pero nakalimutan ko yung IG name niya, pero ayun, ano naman siya, tawag dito, connected naman siya dun sa sa Kaipian na Facebook page. Yan lang. Ayun. Pero ano po pala, last question ko, di ba mapahabol pang question? Kasi parang ano, upon researching about cravings, medyo parang nagtatanong po kayo kung sino yung gusto na magtayo ng kanilang sariling Korean Mart. Ayun. Nagsusupply din po ba kayo sa mga ganun? Yes po. Actually, yeah. Until now, ayun, isa yon sa mga tumulong din talaga sa business to grow. Oh. Yung mga, kumbaga, we call them wholesalers. Since marami nga yung mga nagsasamgyup sa restaurant ngayon, yung mga sauce, yung mga dips, mga kanin, everything, sa amin sila kumukuha. So, kapag nag-boom yung business nila, of course, it also helps our business too. Kumbaga, tulungan lang din. May mga reseller din kami, like mga kimchi, ganyan. Ayun. You can also, para sa mga gustong mag-try sa business, sa industry na to, you can definitely drop us a message sa aming Facebook page and we'll try to help you. Of course. Tayo lang magtutulungan eh. Totoo. Ayun, nakakatuwa naman sa ating mga listeners kung sakali man na ano, baka ito na talaga ang sign na kailangan nyo magtayo ng ano,
ng Korean Mart. Ayan, i-contact nyo na yung Craving sa Facebook page nila. At ayun po, ulmuli, maraming salamat po Miss Kristen sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. At ayan, kaibigan, maraming salamat din sa pagtutok nyo sa amin this episode sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng Convenient at sa aming technical director na si Franz Olivo. Thank you for listening. Maraming salamat din sa pagsama niyo sa kwentuhan with DJ RV and me sa Dear Opa Dear Nuna as well as DJ Queen on Soju Talk. I-welcome naman natin with warm hugs sa mga susunod na chinggu sa Pinoy Soul Radio. Again, this is your DJ that will brighten up your day. I'm your bae, it's DJ Bae. Sana ay marami kayong nalistang convenient business tips dito lang yan sa Convenient. Goodbye everyone! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station, Pinoy Soul Radio.